Narito mga huling sandaling kasama ang veteran sports journalist at sports analyst na si Chino Trinidad. Si Chino ay pumanaw sa edad na 56 dahil sa acute myocardial infarction, inatake sa puso. Marami nga hindi magkapaniwala sa bigla ang pagpanaw niya. Umaga nitong Linggo, July 14, nang nagsimulang kumalat sa social media ang balitang namatay na ang sportscaster. Kinumpirma ng kanyang anak na si Flores Trinidad ang malungkot na balita kung saan kinumpirmang July 13 nang pumanaw si Chino. Papunta sana siya sa meeting na gagawin sa Newport World Resorts, Pasay City kasama ang ilang personalidad, kabilang na ang tanyag na billiard champion na si Efren Batarias. Dahil sa biglang pangyayari, dinala agad siya sa San Juan de Dios Hospital sa Roas Boulevard sa Pasay City kung saan doon siya binawian ng buhay. Huling mensahe ni Chino sa kanyang social media, July 12, 2024, isang araw bago ang kanyang pagpanaw, nagpost pa siya ng Bible verse, Proverbs 24, "Do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered. Coach Nemi Villegas is one who offers a smile wherever and whenever you see him. But don't let that demeanor fool you. He knows his game and he knows the true measure of a person." Salamat Coach Nemi for a hearty brunch. Hashtag We Are Philippine Basketball. Hanggang sa kanyang huling hininga, hindi niya talaga pinabayaan ang pagmamahal sa basketball at ang malaking ambag nito sa laro. July 8, nakapag-live pa siya sa radyo sa DWIZ na may caption, "Threat is real." At dito nga napag-usapan nila ang future ng men's basketball matapos nang gumawa ng history ang Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Malis na lang kaya ako dito sa usapan na to. Ano sabi? Marga ka pa lang ng nanay mo. Nakikita at nababasa mo na. Patay yun. Kasunod ng pagpanaw ni Chino, nagpaabot din ng tribute ang PBA. Maraming salamat. Kasunod naman ng nakakapagbagdamdaming balita, nag-post din sa Instagram si Arnold Clavio o Igan at nagbigay ng taos-pusong pagpupugay sa kanyang kapwa broadcaster. Ibinahagi ni Arnold ang isang reel kung saan ipinakita niya ang screenshot ng conversation nila ni Chino noong June 15. Sabi ni Chino sa chat, "Ayos ka na Noy? Tama ka. Listen to our bodies." Reply naman ni Arnold, "Makinig ka. Ingat. Worst is over." Reply naman ni Chino, "Marami ka pa gagawin at matutulungan." Reply ni Arnold, "Tayo." Si Igan din ay kasalukuyan ngayon ng papagaling sa ospital matapos magkaroon ng hemorrhagic stroke. Marami nga nabigla sa pagpanaw ni Chino, lalo na sa basketball fans, at tinawag pa nga itong idol. Si Chino ay anak ng veteranong sports columnist si Reca Trinidad. Taong 1991, unang pumasok sa industriya si Chino bilang sports reporter sa radyo. Kasabay nito naging sideline reporter at di kalaunan ay naging game commentator si Chino para sa Philippine Basketball Association o PBA at sa mga boxing events. Ugi tayo ng konti dito dahil palagay ko itong nasa tabi natin, nasa kaliwat, nasa kanan ko, lamang na lamang po ng paligo sa atin. Bukod sa kanyang media career, ay naging abala rin si Chino sa iba pa mga bagay na may kaunayan pa rin sa sports. Tumayo siyang commissioner ng Philippine Basketball League noong 2000 hanggang 2010. At itong Mayo lang ng kasalukuyang taon, itinalaga si Chino bilang commissioner ng Sharks Billiard Association na siyang unang billiards professional league ng bansa. Isa pa sa naging kontribusyon ni Chino sa local sports ay ang pagiging co-founder ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP noong 2006. Tumatayo ito bilang governing body ng local basketball para mapalakas pa ang nasabing sports, particular na sa international competitions. Kay rest in peace, Idol Chino Trinidad. At maraming salamat sa ambag sa sports. Condolence sa mga naiwang pamilya.